Good day to everyone. I'm Herbie Gomez of Rappler, and today we're joined by we've invited the spokesperson of the Task Force Kapihan in Socorro, Surigao del Norte. Dahil po sa nung Monday si Senator Riza Hontiveros ay nag-deliver ng privilege speech about an alleged culto na naka-base dyan sa Socorro, Surigao del Norte. Now, we've invited Mr. Edelito Sanco. He is the spokesperson of the Task Force Kapihan. And at the same time, gobyerno yan, kasama ang gobyerno sa task force, mga LGUs, mga local officials, because of this alleged na kulto, no, diyan sa na according to Senator Riza has been involved in the abuse of children, sex abuse, child rape, child exploitation, and at the same time allegedly ang financing niya is coming from mga illegal activities plus kinokolekta para o di umano yung mga 40 to 60% of the social welfare benefits na natatanggap ng mga members niya. So Mr. Ed Sanco, ano po pa talaga ang sitwasyon diyan sa Surigao, sa Socorro? Pwedeng simulan ko po aking pagsalaysay. Sige po. Sa pag-describe doon sa kanilang association, kasi doon talaga nagsimula. Yung Socorro Bayanihan Services Incorporated, isa yan sa mga malalaking people's organization dito sa bayan namin sa Socorro, kasi dito sa amin, ang aming kultura ay merong iba't ibang people's organization na siyang nagsusulong, nag-practice doon sa tradisyon ng Pilipino na yung bayanihan. So pagtutulungan sa pagtatayo ng bahay, sa collective farming and other activities. So itong Socorro Bayanihan Services, sila yung pinakamalaki na people's organization. In fact, before 2017, ang tala nila ay nasa 5,000 members sila. So sa dating leader nila, yung si Mrs. Rosalina Taro, very virtuous ang leader nila, tinitingala dito sa bayan namin. Very peace-loving sila. So maganda talaga ang pamamalakad ng kanilang asosasyon, nagtutulungan yung mga members until 2017. Ito na yung itong people's organization na ito dati pa, mga 1950s, pero it was registered by the Securities and Exchange Commission in the 1970s. Talagang maganda yung pamalakad, nagtutulungan yung mga membro until 2017 na mayroong, sabihin natin, hindi magandang nangyari sa pamunuan. At yun ang doon nagsimula ang issue. Ano po yung exactly yung nangyari nung 2017? Briefly po. Ano po yung nangyari? Yes, yes. Nung 2017 kasi kasaga ng drug war ni President Rodrigo Roa Duterte, isa sa mga members, active members ng Socorro Bayanihan Services Incorporated, isa doon ay allegedly business partner siya ng former municipal circuit trial court judge in Siargao na napasama doon sa narco list ni President Rodrigo Duterte. In fact, yung judge na yun, nasa news siya, pinatay. He was fatally gunned down on November 1, 2019. Kaya itong sinabi kong business partner niya, nagkaroon ng idea, fearing for his life,
na gagawing human shield yung mga members ng Socorro Binance Services starting in 2017 at nag-succeed naman siya sa kanyang balak at yun ang simula na paano po ginawang human shield na convert ang kanilang peace-loving association into a cult kasi ginugroom niya itong si Jeren Scolario na yung bata nito, he was 17 years old in 2017. Mm-hmm. Itong bata ito ay mahilig sa acting, pwedeng paiba-iba yung kanyang boses. Mm-hmm. At nagkataon, isang spoiled brat itong batang ito, naglayas kasi sinaway ng parents na huwag muna magipaglubya. Naglayas, nalipasan ng gutom, nag-hallucinate, doon, ginugroom siya, nag-hire ng albularyo, nag-hire ng all-around nanny, binabahay. After noon, nilabas na na siya na yung reincarnation ni Santo Niño. Itong si Kilario is also... Itong si Kilario po is also known as Senior Aguila. Yeah. Nagiging Senior Aguila siya noong 2017. Siya po ang, bali siya po ang naging figurehead nitong alleged cult na ito. Yes, nagiging de facto leader siya kasi yung kanilang sinabi kong very virtuous na leader, napapaniwala din nila. Na siya nga sa speech, yung reincarnation. Okay, sa speech po ni Senator Ontiveros, sinasabi niya may mga batang mga inabuso. Totoo ba ito? Ano pong alam ninyo dito? Yes po. Sabi nung mga bata ni kasi nung April, kasi dati, kasi umalis sila sa kabayanan, pumunta ng bundok nung kasagsaga ng Lindol, February 8, 2019. Pumunta sila doon, doon na sila nanirahan. Ayaw silang magsabi kung anong nangyari sa kanila. Excuse me po, yung sinasabi niyong nag-relocate, pumunta sa bundok, yung buong membership ng grupo, yes, iniwan yung nila yung... Kasi iniwan ng mga bahay understanding nila. Understanding ko, based sa speech ni Senator Ontiveros, yung iba, workers ng LGUs, nag-resign. Yung iba, mga deputy teachers nag-resign, yes, to be there. Paano yes, yes. Masyado namang charismatic itong si Kilario at sumusunod ang mga... Hindi. Hindi. Kasi si Kilario yung... Kasi sabi ko kanina, ginawa lang din siyang instrumento na siyang mag-act as the Misaya. Pero meron siyang promoter na itong dating mayor namin dito na magaling talagang magsalita. Itong former mayor na ito po, ito si Mamerto Galanida. Yes. Yes. Okay. Who is siya also the vice president itong, siya yung tumayong vice president, siya yung mayor. Magandang magsalita. Siya yung nag-convince ng mga tao na itong si Jerins nga ay ito na yung bagong Panginoon. So yun. So na-convince ang mga tao, hindi lang mga ordinary members, pati na yung mga professionals, mga teachers at mga government workers nag-resign. Iniwanan nila yung mga trabaho nila to be with the Messiah, their Messiah. Yun na nga, kasi meron akong younger sisters na teacher, meron din akong elder sister na merong mataas na posisyon sa LGU. So sinabihan ko sila, bakit kayo mag-resign? Hindi sabi nila, yun dang law, ang the only chance na mapasama nila yung buhay na Diyos. So kaya nilang iwanan yung personal comfort, maghihirap sila doon kasi kasama niya yung... Dahil convinced sila na ito yung si Kilario ay Mesaya. Diyos ito, at sinabi ng Diyos na pumunta tayo dito sa anong pangalan ng lugar? Sitio Kapihan in Barangay Sering. Sitio Kapihan. Yes. Town, Barangay Sering. Yes. Okay. And pag-relocate nila, doon na nangyari yung mga abuses, sir. Yun bang sinasabi ninyo?
Doon na nangyari. Doon na nangyari. February 8, 2019 sila pumunta doon. Pero ayaw talaga nilang magsalita kung nangyari sa kanila. So kung bababa sila mula sa bundok, nakikita na namin na parang kaiba-iba yung nangyari kasi they're getting skinny. Parang nangangayat sila. So sinasabi namin na bakit nangangayat ka ro? Parang kulang kayo sa pagkain. Sinabi nila na okay naman sila. Okay. Pero nakikita mo, hindi naman sa pagmamalupit, kung mag-offer kayo ng food sa kanila, yung parang gutom na gutom, gutom talaga sila. They're consuming food para na lang, voracious ang kanilang pag-consume. So naalarman na kami, bakit kayo nagkaganon? Sabi nila, wala naman, okay naman kami doon. So until April this year, merong lumabas na yung isang lalaki, si Randolph Balbarino Dizon, ang lumabas siya kasi mahirap daw doon. So, humanap siya ng trabaho dito sa Kapatagan. Ang agreement niya sa kanyang asawa na doon lang muna sa bundok, ang asawa niya at sa kanyang mga anak, siya ang magsuporta ng financial support doon. Meron namang isang babae, si Jackie Mondragon Basco, yung asawa niya Basco. Ganun din ang kanyang arrangement sa kanyang asawa kasi very loyal yung kanyang husband. So siya yung lumabas, naghanap ng trabaho, nag-supply ng financial needs ng kanilang pamilya, yung asawa at sa kanyang mga anak. Ang nangyari, pinag-aasawa ni Jerins yung asawa ni Randolph at saka yung asawa ni Jackie. Yung mga naiwan sa bundok, pinag-asawa niya, doon, umalag silang dalawa, naghumingi ng tulong, nagpost sa social media, nagkaroon ng suicidal tendency itong si Randolph. Sinabi niya, kay sarap ng tumalon dito sa tulay, kasi hindi niya matanggap na yung kanyang asawa, na maganda naman ang kanilang relasyon, bigla lang pinag-asawa ng iba. So yun, humingi siya ng tulong, at kaya doon, nangyari yun, sinabi nila, humingi ng tulong sa LGU, tulungan niyo naman kami. Opo. Kaya, nag-create ng task force, Socorro Task Force Kapihan, si Mayor Risa Rapunzel Timcang, to respond sa kanilang paghingi ng tulong. No. Meron daw pong 8 bata. Yes. Oo, may nangyari doon. Kung pong naka-escape, ano pong nangyari at ano pong mga basically, let's make it this quick, sir. Ano pong sinasabi ng mga bata at anong nangyari sa kanila? Noon nagpa-meeting ang task force April 19, so kasama na yung mga ibang mga bata, mga minors, at saka yung ibang mga dating taga-Kapihan, sinasabi nila yung mga kahindik-hindik nilang mga karanasan doon. Na kahit kami, mapaluha talaga kami na nakikinig kasi first time namin narinig na marami pala silang mga paghihirap doon, victim sila sa atrocities sa mga leaders, at isa na yung mga bata ang nag-testify na pinag-aasawa sila, na minors pa sila, nasa 12 years old pinag-aasawa, mayroong forced labor sa kanila, pina-undergo sila ng mga trainings, ganun ang patungkol sa mga bata. Ang masakit po dito, kanila, based sa speech ni Senator Hontiveros, parang gobyerno pang ang public funds ang nagagamit to partly no to finance the operations, yes, of this specifically ang mga na-mention ni Senator Ontiveros, ang cut ang hinihingi is 40 to 60% pupunta dun sa grupo yes for peace. So 40 to 60% yan, senior citizens pensions, ganun din. And then AX, tupad. Tupad.
tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged or displaced workers, and assistance to individuals in crisis situations. Itong funds na nga ito po ay galing lahat sa DSWD. Yes. So partly kung titingnan mo, parang DSWD bang nagpera pa ng gobyerno ng buwis ng bayan ang ginagamit para maka-operate itong grupong ito. Kaya in medyo mas alarming pa yon. Anong pagkakaalam niyo dyan, sir? Yes, kasama din yan sa isinisiwalat ng mga nagiging whistleblowers nung umattend ng meeting namin sa April 19. Kasama yan sa mga naririnig namin na kahit kami na nasindak din na yun pala ang nangyari, na yung lahat ng kanilang cards kinukulikta at isa lang ang magpa-change doon sa bangko at saka ibigay lang doon sa beneficiary yung 1/2 at saka yung 1/2 papunta doon sa kanila. And we're talking of about approximately 3,000 people. Di ba? Na nandun sa sitio kapihan ngayon. Tama ho ba? Sa ngayon, kasi unti-unti na mayroong bumababa from 3,000, from 5,000. So according to their own census na pinalabas, nasa 3,560 daw sila. Based on the records, mga more than 1,000 families yan. Marami-rami pa rin po yun. Ano naman pong ginagawa ng local governments, particularly ng Socorro, you mentioned si Mayor kanina, no? Ang Socorro Town Government and the Provincial Government of Surigao del Norte. Anong action po ng mga local officials natin dyan? So, sinabi ko kanina noon, in response, nag-create ng task force, kapihan ang municipal government dito. At ang provincial government, nag-create din sila ng interagency task force. Parang in partners, parang meron ding sa province, interagency din yung sa kanila. So ang ginawa, after ng marinig ng task force, kasi sa meeting na yun, andun yung task force, andun yung municipal officials, andun yung mga taga-PNP. So nag-decide si Mayor na dudulog sa National Bureau of Investigation kasi parang komplikado yung mga nangyari. Kailangan na NBI yung mag-investigate. So pumunta na, nag-request si Mayor ng investigative assistance. Pumunta yung taga-NBI dito last May 4, nag-investigate, kumuha ng mga testimonies doon sa mga witnesses at nag-file ng complaint kung June 1, 2023. Apat yun, kidnapping and serious illegal detention, qualified trafficking, violation against early child marriage law at saka violation against child abuse law. So apat yung pina-file na complaint. Kailan po finale? June? Sa June po? June 1. Ano pong nangyari na nasa prosecutor's office po ito? Ano pong nangyari? Nasa prosecutor's office siya. And then, nalalaman namin, tumawag yung NBI agent on case. Last April 17, tumawag sa amin. Nalaman niya na nag-file pala ang kanilang abogado ng urgent motion to inhibit sa Provincial Fiscal's Office at ginagrant naman ng fiscal. So in effect, tinuturn over yung lahat ng case complaint folders doon sa Regional State Prosecutor. At saka noong September 7, tumawag din sa amin yung NBI na andun na daw yung case folders sa City Prosecutor's Office ng Bayugan, Agusan del Sur. Andun na daw ngayon. For preliminary investigation. So nasa ibang probinsya po yung kaso, yung complaint, bale. Yes. Yeah, yes. From Surigao del Norte, nasa Agusan del Sur na ngayon. Okay. So yun po, imo-monitor natin yung outcome, yung resolution na itong complaint na ito, no?
So meron pa ho ba kayong gustong idagdag? Sa patungkol sa mga nangyayari, sir? Opo. So as of now, yun na ang kuan, ganun na ang status, merong complaint. Hinantay namin kung ano yung resolution until this recent development na okay. May kuan na. Last listen, nung narinig niyo yung narinig niyo ini-expose to sa Senado nung Lunes, ano pong nararamdaman ng mga tao diyan? Nila mayor, ano pong nararamdaman niyo? Medyo siyempre nagpapasalamat din kami kasi na magkakaroon ng chance na mapakinggan talaga yung mga biktima. Kasi sa ngayon, feeling lang namin, kahit na yung mga biktima mismo, sinabi nila na parang na-delay yung proseso. So, sa ngayon, pag magkaroon na ng investigasyon sa Senado, hindi makuha na nila, may labas nila kung ano talaga yung nangyari sa kanila. On this note, maraming salamat po Mr. Edelito Sanco for granting us this chance to talk to you. No? Salamat po, sir. And more power to you. Yeah. Yes, maraming salamat din po sa pagkakataon ito na nagbigay nyo na makapag paliwanag din kami on our side sa mga pangyayari nito. Okay po. It's been a pleasure having you. Thank you. Maraming salamat po.